Magandang araw mga mag-aaral. Narito tayo ngayon para talakayin ang patungkol sa tekstong argumentatibo. Ano nga ba ang tekstong argumentatibo? Ang tekstong argumentatibo ay isang uri ng teksto na ang pangunahing layunin ay makapaglahad ng katwiran. Sa tekstong ito, ang manunulat ay kailangang maipagtanggol ang kanyang posisyon sa paksa o isyong pinag-uusapan. Kinakailangang may matibay na ebidensya ang manunulat upang mapatunayan ang katotohanan ng kanyang ipinaglalaban. Ang ilan sa mga ebidensya na pwede niyang gamitin ay sariling karanasan, kasaysayan, kaugnayan ng mga literatura at resulta ng empirical na pananaliksik. Pagsulat ng ganitong uri ng teksto ay nangangailangan ng masusi at maingat na pagkalap ng mga datos o ebidensya. Kapag mayroon ng matibay na ebidensya, ang mga manunulat ay obligado ng panindigan ang kanyang panig. Maaari na rin siyang magsimulang magsulat ng malaman at makabuluhang pangangatwiran. Sa pamamagitan ng detalyadong pag-aaral sa paksa o isyu, mas mauunawaan ng mananaliksik ang iba't ibang punto de vista na maaaring matalakay sa diskurso. Dahil may sapat na rin siyang kaalaman tungkol sa paksa, mas madali na rin para sa kanya ang pumili ng posisyon o papanigan. Ngayon ay dumako naman tayo sa elemento ng pangangatwiran. Ang una ay ang proposisyon. Ayon kay Melania L. Abad, 2004, sa Linangan, Wika at Panitikan, ang proposisyon ay ang pahayag na inilalatag upang pagtalunan o pag-usapan. Ito ay dapat mapagkasunduan bago magsimula ang pagbibigay ng argumento ng dalawang panig. Kung walang itatakdang proposisyon, magiging mahirap ang pangangatwiran sapagkat hindi magkakaisa sa mga batayan ng isyu ang dalawang panig. Ang argumento ay ang pangalawang elemento ng pangangatwiran. Ito ay ang pagpapahayag ng mga dahilan at ebidensya upang may pagtanggol ang katwiran ng isang panig. Ang pangangatwiran ay kailangang may sapat na kaalaman sa proposisyon upang makapaglahad ng mahusay na argumento. Ngayon ay dumako naman tayo sa katangian at nilalaman ng mahusay na tekstong argumentatibo. Una dito ay mahalaga at mapapanahong paksa. Mahalaga at mapapanahong paksa, ano nga ba ito? Ang pagpili ng paksa sa tekstong argumentatibo ay napakahalaga dahil dito iikot ang buong diskurso. Kapag pumipili ng paksa, dapat isaalang-alang kung ito ba ay napapanahon sa mga isyu o kaganapan sa lipunan. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang katangian at nilalaman ng mahusay na tekstong argumentatibo. Pangalawa, maikli ngunit malaman at malinaw na pagtukoy ng teses sa unang talata ng teksto. Sa unang talata, dapat ipaliwanag ng mabuti ng manunulat ang buong konteksto ng paksa sa pamamagitan ng pagtatalakay nito sa pangkalahatan. Makikita rin sa bahaging ito ang kahalagahan ng paksa at kung bakit kailangang makialam ng mambabasa sa nasabing issue. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangatlong katangian at nilalaman ng mahusay na tekstong argumentatibo. Pangtatlo dito ay ang malinaw at lohikal na transisyon sa pagitan ng mga bahagi ng teksto. Transisyon ang magpapatibay ng pundasyon ng isang teksto. Ito rin ay nagbibigay ng koneksyon sa pagitan ng kaisipan ng bawat talata. Kung walang lohikal na pagkakaayos ng kaisipan, maaaring hindi makasunod ang mambabasa sa argumento at hindi magiging epektibo ang kabuuan ng teksto. Ang transisyon ay nakakatulong din upang ibuod ang ideya na naunang bahagi ng teksto at magbigay ng introduksyon sa susunod na bahagi. Ang pang-apat na katangian ng nilalaman ng mahusay na tekstong argumentatibo ay ang maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga talatang naglalaman ng ebidensya ng argumento.
Ang nilalaman ng bawat talata ay dapat umiikot sa iisang pangkalahatang ideya lamang. Ito ang magbibigay ng linaw at direksyon sa buong teksto. Upang magkaroon ng kaayusan, kinakailangan ding isaalang-alang ang lohikal na koneksyon ng bawat talata. Dagdag pa sa pagkakaroon ng maikli ngunit malaman na talata ay makakatulong upang mas maintindihan ng mambabasa ang teksto. Ngayon ay dumako naman tayo sa panghuling katangian at nilalaman ng mahusay na tekstong argumentatibo. Ang panghuli ay ang matibay na ebidensya para sa argumento. Ang tekstong argumentatibo ay kinakailangang maging detalyado, tumpak at napapanahon ang impormasyon. Sa pagkakaroon ng matibay na ebidensya, masisigurado ng manunulat ang katotohanan ng kanyang sinulat na argumento. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga uri ng maling pangangatwiran. Una dito ay ang argumentum ad hominem, isang nakakahiyang pag-atake sa personal na katangian, katayuan ng katalo at hindi sa isyong tinatalakay o pinagtatalunan. Halimbawa, ano ang mapapala ninyong iboto ang aking katunggaling gayong ni hindi siya naging pinuno ng kanyang klase o ng kanyang barangay? Kaya, balita ko'y under desaya pa yata. Ngayon ay dumako tayo sa pangalawang uri ng maling pangangatwiran. Ito ay ang argumentum ad baculum. Puwersa o otoridad ang gamit upang maiwasan ang issue at tuloy maipanalo ang argumento. Halimbawa, tumigil ka sa sinasabi mo, anak lang kita at wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Baka sampalin kita at nang makita mo ang hinahanap mo. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangatlong uri ng maling pangangatwiran, ang argumentum ad misericordiam. Upang makamit ang awa at pagkampi ng mga nakikinig, bumabasa, ginagamit ito sa paraang pumipili ng mga salitang umaatake sa damdamin at hindi sa kaisipan. Halimbawa, limusan natin ang mga kapuspalad na taong ito sa lansangan. Hindi ba natin nakikita ang marurumi nilang damit, payat ng pangangatawan at nanlalalim ng mga mata? Ano na lamang ba ang magbigay ng ilang sentimos bilang pantawid gutom? Ang sunod na uri ng maling pangangatwiran ay ang non sequitur. Sa Ingles, ang ibig sabihin nito ay it doesn't follow. Nagbibigay ito ng konklusyon sa kabila ng walang kaugnayang batayan. Halimbawa, ang santol ay hindi magbubunga ng mangga. Masamang pamilya ang pinagmulan niya. Magulong paligid ang kanyang nilakhan. Ano pa ang inaasahan mo sa ganyang uri ng tao kundi kawalang hiyaan? Ang sunod na uri ng maling pangangatwiran ay ang ignoratio elenchi. Ginagamit ito ng mga Pilipino, lalo na sa mga usapang barberia. Wika nga, ito ang kilala sa Ingles na circular reasoning o paligoy-ligoy. Halimbawa, anumang bagay ng pagpapatunay sa aking pagkatao ay may papaliwanag ng aking butihin may bahay. Tiyak mo namang na pinaniniwalaan ninyo siya sapagkat naging mabuti siyang ina sa aking mga anak, kahit tanungin pa ninyo siya ngayon. Ang kasunod na uri ng maling pangangatwiran ay ang maling paglalahat. Dahil lamang sa ilang item, sitwasyon, nagbibigay na agad ng isang konklusyon na siyang sumasaklaw sa pangkalahatan. Halimbawa, ang artistang ito ay naging tiwali sa kanyang panunungkulan. Ang artista namang iyon ay maraming asawa, samantalang bobo naman ang isang ito na tumatakbo bilang konsyal. Huwag na nating iboto ang mga artista. Ngayon ay dumako naman tayo sa kasunod na uri ng maling pangangatwiran, ang maling paghahambing. Karaniwan ng tinatawag na usapang lasing ang ganitong uri pagkat mayroon ng hambingan, ngunit sumasala naman sa matinong konklusyon. Halimbawa, sagot ng anak sa ina, bakit ninyo ako patutulugin agad kung kayo nga ay gising pa? Ngayon
Ngayon ay dumako naman tayo sa sunod na uri ng maling pangangatwiran, ang maling saligan. Nagsisimula ito sa maling akala na siya namang naging batayan. Ipinagpapatuloy ang gayon hanggang magkaroon ng konklusyon na wala sa katwiran. Halimbawa, lahat ng kabataan ay pag-aasawang iniisip. Sa pag-aasawa, kailangan ng katapatan at kasipagan upang magtagumpay. Dahil dito, dapat lamang na maging tapat at masipag ang mga kabataan. Ngayon ay dumako naman tayo sa huling uri ng maling pangangatwiran, ang maling otoridad. Naglalahad ng tao sangguniang walang kinalaman sa isyong kasangkot. Halimbawa, ang Kristyanismo ay pananampalataya ng mga mahihina. Iyan ang ipinahayag ni Karl Marx. Maraming salamat sa iyong panonood. Naway nakapulutan ninyo ng aral ang video ito. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang video. Maraming salamat!